Hati ang mga Mindanawan Congressman sa panukala na ipagpaliban ng regular na eleksyon sa Bangsa Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao na nakatakda sana sa May 9, 2022. Limang panukalang batas ang kasalukuyang nakahain ngayon sa Kamara de Representantes na humihiling na palawigin pa ang transition period ng BARM. Aamyendahan ng limang panukala ang Section 13, Article 16 ng Republic Act 11504 o ang Organic Law for Bangsa Moro Autonomous Region on Muslim Mindanao. Sa pagdinig ng Joint House Committee on Suffrage and Electoral Reforms, Muslim Affairs at Special Committee on Peace, Reconciliation and Unity, sinabi ni Maguindanao Representative Ismael Mangudadato, natutol siya sa posisyon ng COMELEC o Commission on Election na ang halalan sa BARM ay maaaring matuloy kahit wala ang Bangsa Moro Electoral Code o BEC. Kalabisan umano na sabihin pa na ang BEC ang susi para sa tunay na reforma sa BARM. Para naman kay Cagayan Representative Rufus Rodriguez, napapanahon na naharapin ng Bangsa Moro Transition Authority at ng BARM Government ang mga mamamayan at hindi na kailangan palawigin pa ang appointed na namumuno sa BARM. Para naman kay Lano del Norte Representative Mohabad Khalid Dimaporo, sa ilang usapin hindi sa landas ng normalization ng BTA, pati ang pagdedekomisyon ng mga kawal ng mandirigmang Moro Islamic Liberation Front at ang presensya ng sandatahan lakas ng Pilipinas sa BARM upang tiyakin ang seguridad sa lugar. Isang technical working group naman na pamumunuan ni Mangudadato ang binuo upang ikonsolida ang limang panukala. Ako naman si Felix Tambong ko nag-uulat para sa DCRJ 810, ang Teleradyo Bandido TV.